ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aming DIY props para sa aming photoshoot para sa peep birthday ng aking baby. So, dahil nag-pandemic nga, so para iwas labas, kumbaga for our safety na din, lalo na sa bata. So, nag-isip kami ng concept na pwede namin gawin indoor. So, dahil nga mag-5 na yung baby ko, ang una kong papakita sa inyo ay itong foil balloon. So, itong number 5 na foil balloon, nabili ko po siya sa halagang 15 pesos. So, ayan. So, pwede ko na itong i-keep hanggang sa birthday niya. Naging props ko na sa pictorial. So, magagamit ko pa siya sa birthday niya mismo. So, itatago ko lang muna siya. So, 15 pesos lang siya. O, meron ka ng props na pwede mong gamitin. Ang next naman po, na ipapakita ko sa inyo ngayon is itong dress na parang para ma-achieve yung Barbie look. So, ito yung dress na gagamitin niya. Ayan. So, ito, makikita niyo. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, itong pink dress na to, ayan siya sa baba. So, ito yung kabuuan niya. So, itong pink dress na to, nabili lang po siya sa Ukay-Ukay. So, nabili siya ng sister ko, kasama niya yung anak ko. Nung matagal na, parang siguro mga 7 months ago, nabili nila to sa halagang 20 pesos. So, sa halagang 20 pesos, meron na po kaming props. Kaya, nagko-collect kami ng mga damit na ganito, lalo na pag may mga ukay-ukay na mura. Tapos, hindi naman namin alam kung kailan namin siya magagamit. Pero, dahil akasya naman, tsaka mura siya, pwede nga gamitin sa mga pang photoshoot. So, binibili na namin siya. Kaya, so, 20 pesos lang po, meron na kaming props na magagamit sa aming photoshoot. So, ang next naman po ay itong Barbie shirt. Itong Barbie shirt po, nabili ko siya sa Lazada sa halagang 54 pesos. So, sa halagang 54 pesos, meron na kaming printed Barbie shirt na aming magagamit sa aming photoshoot. And then next po, itong skirt. Itong skirt na may beads. May beads siya, ganyan. So, itong skirt na to ay nagkakahalaga ng 10 pesos. 10 pesos po sa Ukay-Ukay. So, nabili na rin namin to ahead of time. Kumbaga, halos magkasunuran lang sila nung pink dress na pinakita ko kanina sa halagang 10 pesos lang po. So, ulit, ganun ulit, hindi namin alam kung kailan namin siya magagamit. Pero, ayun, binili pa din siya ng kapatid ko kasi alam niyang magagamit to sa mga event, pang props, or sa mga photoshoot. Kaya, meron na kami nito. So, pwede rin naman kayong gumamit ng mga available resources niyo kung gusto niyo ding gawin tong Barbie concept na hindi niyo na kailangan gumastos ng mahal or mag-rent pa ng gown na sobrang mahal tapos gagamitan lang naman saglit lang. So, pwede niyong magamit yung available resources niyo na meron na kayo. Next one po, itong stocking. Net siya. Net stocking na binigay lang po to sa baby ko. Binigay lang to ni mamita niya. Ang alam ko kay Maxine to sa pinsan niya nung siguro parang kinip lang ni mamita kaya meron na kaming sack na ganito or net na to. Stocking. Kaya hindi na rin kami bumili. So, diba yun nga, inuulit ko, pwede nyong gamitin lahat ng available resources nyo para ma-achieve yung concept na gusto nyo. Next one po, itong bag. So, itong bag na to, available na din to. Bag na kasi to ni Baby or ni Kelly nung kinip ko lang. So, hindi ko naman alam na magagamit pala namin siya in the future para sa mga ganitong klase ng pictorial. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan nyo ring bumili nito. So, kung meron kayong mga available resources dyan, so pwedeng-pwede nyo magamit yon para ma-achieve nyo yung ganitong concept. So, syempre, meron na rin kaming una na Barbie. So, nagamit din namin siya para sa photoshoot. So, hindi ko sinasabi kailangan nyo ring bumili ng ganito. So, kung anong available nyo dyan, at siyempre, kung gusto niyo din ma-achieve yung ganitong concept sa sarili niyong way, kung ano ba yung available props niyo, pwedeng-pwede niyo siyang ma-achieve. So, next po ay meron akong
hair dito. Para siyang totoong hair. So ito naman kasi meron na talaga ako nito. Tinatago ko lang, kinikip ko lang. Hindi ko naman alam kung kailan ko siya gagamitin, pero ginagamit ko na talaga 'to. So itong wig na 'to. And then pwedeng-pwede siyang gamitin, pero hindi niyo naman na kailangang bumili nito kung gusto niyo ma-achieve. So syempre kanya-kanyang discarte yan. Pwede niyo namang iangat ang hair kasi si Barbie naman minsan nakatali naman yung hair niya. Basta kung ano yung concept na gusto niyo, so gawin niyo lang para hindi na kayo gumastos ng malaki. And then meron na kanitong feather. Ma feather na tela. So meron din ako nito kasi ginagamit ko to sa mga pagpipicture ng aking paninda. So ayun, nagamit din namin siya. So hindi naman ibig sabihin na gusto nating ma-achieve yung Barbie look or Barbie concept ay kailangan bonggaseous lahat or bonggaseous lahat ng preparation. So pwedeng-pwede po nating ma-achieve yon sa available resources sa abot kayang halaga or low budget lang. So bakit kailangan nating mag-photoshoot? So para kasi sa akin, bakit ako nagpapa-photoshoot sa anak ko every year bago siya mag-birthday? Hindi naman po ibig sabihin no, na parang bonggaseous or kailangan sosyalin. So lahat naman po tayo may opportunity na mag-pictorial or mag-photoshoot. Kasi nga 'di ba, para sa akin minsan lang naman sila maging bata. So pag lumaki sila, yun lang naman yung makikita nila as remembrance na mayroon silang picture na ganun pala. And then kagaya ko, wala naman ako masyadong picture na naikip or wala ako masyadong picture ng bata pa ako. So until now, kumbaga, iniisip ko, ano kaya itsura ko nung bata pa ako, nung 4 years old ako or 2 years old ako. O syempre, dahil available naman ang mga resources ngayon, so pwede-pwede natin yung gamitin para magkaroon tayo ng concept na gusto natin. So keep on watching kapag bago pa ka pa lang sa channel ko. So sana mag-watch, like, and subscribe ka. And syempre, i-click mo din yung bell button para ma-update ka sa mga bago kong video. So para mapanood nyo pa ang next episode. So keep on watching! So guys, ipapakita ko po sa inyo ang aming DIY props para po sa pictorial ng aming baby. So ito, gawa siya sa styro. And then pwede din yung bata, pwede din yung matatanda. Pero pag matanda yung papasok, syempre kailangan medyo yuyuko. So ganito lang, papakita ko sa inyo. So ayan, kasi yung adult na hindi gaano matangkad kagaya ko. And then pwede kang mag-pose ganyan para kumasya kita yung ulo mo. And then so ganun lang siya. And then makikita mo dyan may mga details sa, and then yung logo ni Barbie, tapos pinakalagay na Barbie sa baba. So ito pala, gusto ko lang i-shout out yung gumawa ng props po na ito na si Sir Alvin Siniel. So gumagawa po talaga siya ng props. Kung gusto niyo magpagawa, pumunta lang kayo sa kanya or hanapin niyo lang siya sa Facebook. And then ito siya, magaan lang siya guys. Madali siyang buhatin, kagaya niyan, madali siyang buhatin. And then dinagdagan na lang ng sister ko ng mga metallic foil para mas gumanda, mas attractive siya tingnan. So ito lahat ay DIY po kasi dito lang kami sa loob ng bahay. So para tipid na din, hindi na namin kailangan lumabas. So naisipan namin yung ganitong concept na Barbie inside the box. So kaya excited na kami para sa aming DIY photoshoot. Para makita nyo po kung ano yung result ng mga ginamit namin na mga DIY na props. So keep on watching! Yan, smile ikaw anak. Smile! Smile yung magasarap na smile. Ay, sweet smile! Smile yung magandang smile. Yung smile na nakatanggap ng fried chicken sa Jollibee. Dali, paano ko pag may french fries pala? Dali, paano ko smile pag kumakain ng french fries? Ganon. Ganon.
sana po huwag nyo kalimutang i-like at i-subscribe at i-share nyo na din po ang aking video. So, thank you for watching. Bye-bye!